Morning sa bawat isa. Tunay na dakila, buhay at makapangyarihan po ang ating Diyos na sinasamba at nadidigmaran. At muli, ang matamis na pagbati sa bawat isa sa pangunguna ng ating pong lingkod at head pastor na si Lauren Grace Santiago, sa pong maligayang Pasko po sa bawat isa. Lahat po ay busy. Lahat po ay may kanya-kanya pong agenda o gawain. At ako po ay nagpapasalamat na sa kabisihan po ng bawat isa ay nagawa po natin na maglaan ng oras para sa ating Panginoon. Sa oras na ito, mabigay natin ang karapat-dapat at dapat sa ating Panginoon. And with that, I declare blessing and protection and the desire of the heart ng bawat isa, I pray that God will give it according to His righteousness. Yan. So, maikli lang ang mensahe ng Panginoon ngayong araw. Supposed to be, sabi ko nga, tuloy ko kaya yung epistle, yung Bible series. But then, sabi ko nga, it's the time of the year siguro, yeno ko to, natin itong mensahe na to because it is somehow minsan na o-overlook ng bawat Kristiyano at bawat mananampalataya. We recognize that this day is the day that our Lord, our Savior, pinanganak siya. And having that said, we know birthday niya. Yes, we don't know the exact date, but the point is we recognize that this is the day that our Lord and our Savior was born. So birthday niya. At laging sinasabi at narinig nyo na rin sa ating pong mga lingkod ng Diyos, sa ating pong pastora, na of course, if God, this is the birthday of our Lord, Jesus Christ, is supposed to be tayo yung magbibigay ng handog, tayo magbibigay ng regalo, tayo magbibigay ng gifts sa Kanya. So having that said, ano yung gift natin sa ating Panginoon? And doon ko po inaanyayahan ng bawat isa na sana seryosohin natin na this time, ibigay natin yung karapat-dapat sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Samuel 24:24, I believe everyone heard this scripture already. This is the moment when King David was about to offer something sa ating Panginoon. But at that moment, yung kanyang in-offer ay hindi na sa kanya pinapabayaran. Kaya nga sabi dito, ngunit ang sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang gikang iyon. So, meaning to say, at that time, David already understood. Meron na siyang revelation, meron na siyang understanding that whatever he offer or he needs to give or he needs to surrender, he needs to give to God, it should be something it cost him. It should be something, it worth something sa kanya. That's why sa atin, sa ating paghahandog, sa ating pagregalo sa Panginoon, dapat it is something that it really cost us. It really something that it meant to us. It really something that it is something worth it sa Panginoon. Kaya nga sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y naikiusap, sa inyo, naialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog. Ang sabi dito, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ulitin ko po, sabi dito, tayo po ay inaanyayahan, ialay natin ang ating mga sarili na ano po, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Panginoon. Something it is worth it. Something that it cost us so much. Something that is, alam mo yon na pag ito binigay mo, surrender mo sa Panginoon, Lord, ang hirap, pero sabi mo, ito yung bagay na ibigay ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo. Amen po ba? Pero pag sinabi natin yung mga bagay-bagay nito, it is really worth it sa inyo, but hindi natin masurrender. Amen po ba?
Narinig din natin tong isang mensahe na to, itong scripture na to sa John 3:30 when John the Baptist said that he must increase and I must decrease. The word there is must, oblige, needed, kailangan. Kailangan siya yung umangat, kailangan siya yung dumami, lumago, mamunga. At ako yung mag-decrease. Unti-unti mawala kung ano yung meron ako at papalitan. At dapat ito ay lumago ng kay Kristo. So we must grow in selflessness, mga kapatid. Selflessness. Kaya nga po ang ating pong topic for today is selflessness, our gift of Christ. Selflessness. Sabi natin kanina, banal. Buhay, banal at kalugod-lugod. Now, we are saying and heard that we must offer our life. Pero itong mga bagay na ito, mga kapatid, itong isa-isayin natin about sa sarili natin. Kapatid, bakit hindi natin ito magawang i-offer as a whole or wholeheartedly without reservation at nahihirapan tayo? Unang-una po, self-pride. Yan. Self-pride po, mga kapatid. Yung ating pong pride, yung ating pong sobrang ano sa sarili. Sobrang ano tayo sa ating sarili. Angat na angat tayo sa ating sarili. Feeling natin yung ang mundo ay sa atin nakasentro, sa atin umiikot. Naalala natin yung sinabi sa Proverbs 29:23 that one's pride bring him low. Pag tayo po ay punong-puno ng ating sarili, inaangat natin ang ating sarili, but we don't see that it is actually bringing us down. So bakit? Bakit hindi po natin ito maisuko? Ba't hindi natin ito maibalot at maibigay na regalo sa Panginoon? Yung anuman itong bagay sa ating puso. Itong pride. At ang pride po ngayon, marami na pong kulay. Marami na pong form. Hindi na po iisa lang. And we need to identify that. We need to have that kind of constant seeking to God. Because akala natin, hindi yun pride, pero pride pala. Amen po ba? Meron akong naririnig na mga conversation. Sasabihin nila, okay yan, sige na, kayo na. Kayo na yung magaling. Pero hindi na ako makikipag-usap sa inyo. Ha? Parang pride pa rin yun eh. Diba? Yes, you tend to give in, pero you, diba, destroy any means of communication and reconciliation. Bakit? Diba? Diba pride din yun? Yung pride, yung self-pride natin, why we cannot have that offer to God? Sabi dun, buhay, banal, at kalugod-lugod. Do we think that ano? Kaya nga kinukuha na ng Panginoon yan. Bigay mo na sa akin yan. Surrender mo na yan. Yung pride na yan. Ano ba meron dyan? Ano ba makukuha mo dyan? Hanggat meron tayo yan, at I believe everyone has that, meron tayo yan. And we need to have that kind of constant understanding na Lord, pride yun. Yabang yun, Lord. One thing na meron nun akong encounter recently lang, nagkukwentuhan kami ng mga kasamaan ko sa kusina. Meron ako nasabi. Nasabi ko, naginto ganyan. Then the Lord called my attention. At sabi ko, nga na Lord, no? Yabang na pala yun. Sabi ko, nga mali. Forgive me, Lord. Kasi we are so focused and being blinded. Akala natin na
hindi yun yabang o hindi yun yun kasi we are, everyone of us are, sabi natin, we are vegans or whatnot. But at the end of the day, we are still human being and we are still on the process of sanctification to God. At kung hindi tayo conscious and aware on our what actions, with our words, and alam natin that every now and then, meron yan. Surrender agad natin. Surrender agad natin. Kasi the danger is, kapag hindi, at inalaw lang natin, hinayaan lang natin, then, ano mangyari? Ang pride na yan, sabi ko nga, magkakaroon ng ibang form, kaya magkakaroon ng ibang kulay na halos hindi mo na ma-distinguish kung pride ba yan o hindi. And you need really a spiritual person or a really an encounter with God or a scenario or a moment para makol lang yung attention mo. Kasi masyado ka nang blinded. Hindi mo na makita na you are already drowning at nalulunod ka na pala sa what? Sa pride mo. Kaya ingat po tayo mga kapatid. And one aspect to be sure that we are really surrendering is, sabi ko nga, constant seeking to God. Constant communion kay God. At constant palinis at pa magpasaliksik tayo ng puso natin sa Diyos. Okay? When pride comes, then comes disgrace. Sa Proverbs 11:2. Tama po yun. Kapag nandyan na at na, nag-operate na tayo sa what? Sa kayabangan or sa pagiging sa pride natin, mapahamak lang tayo. Mapahiya lang po tayo. At masakit yung disiplina sa ganung aspeto. Kaya hanggat nandoon tayo sa aspeto na we have that kind of what awareness pa, unconsciousness pa tayo, mas maigi na everyday, Lord, pa-review mo sa Panginoon, Lord, itong ginawa ko po ba? Itong nangyari po ba? Itong moment na to, itong scenario na to, itong event na to, itong pagtitipon na to or what not, everything, pasuri mo sa Panginoon. Nagkaroon pa ba ako ng pride? May pride po ba yung sinabi ko, yung ginawa ko, yung action ko? So that at the end of the day, we surrender it to God. We give that to God. Binalot natin yung pride na yan, niregalo natin sa Panginoon. Amen po ba? Surrender niya yan. Sabi nga ng Panginoon, bigay mo na sa akin yan. Yan, self-pride mo na yan. Hindi mo kailangan yan. Amen po ba? And God will be the one to give something that is much worth it sa buhay natin other than self-pride. Ano pa? Number two, self-seeking. Yan. Self-seeking. Always finding a way to pursue our self-interest. Aside from self-pride, self-seeking. We always trying to find a way para what? To pursue our self-interest. Mga kapatid, yan po yung isang bagay na dapat po natin isurrender sa Panginoon. Yung isuko po natin, yung, alam niyo po yun, yung pagpo-pursue ng sarili nating interest. Why we are trying to do that? Ano yung reason and purpose bakit natin yung ginagawa? We know and we know that the moment we surrender our lives sa Panginoon, siya na bahala sa atin. All our interests, all our concerns, sagot ng Diyos. So why try to pursue your interest or self-interest mo? Self-seeking. Lagi yan. Kaya nga sabi dun sa James 3, 13 to 18, but if you have bitter envy and self-seeking in your heart, sabi dito, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil things are there. Ulitin ko po, for where envy and self-seeking exist,
kung nasaan daw po at kung mayroon at nandiyan ang pag-ingitan at yung self-interest mo, self-seeking mo, ano meron? Confusion at lahat ng masasamang bagay nariyan. Kaya nga po, di ba, in every organization, in every samahan, in every event, in every organization na kung saan, that every member or every people have their self-interest, it will never and it will never be successful. Hindi magiging successful. Kung lahat ng nandoon sa isang grupo, sa isang samahan o sa isang event, ang lahat ng member, ang lahat ng tao doon ay lahat nagpo-pursue ng self-interest nila. They are always self-seeking. It will never succeed. It will never succeed. It will never. Tandaan natin yan. Why? Simply because dahil nga lahat sila, iba-iba ang interest, iba-iba yung goal, iba-iba yung ano. So ano mangyayari? Wala silang isang goal, wala silang isang vision. Yung objectives ng ginawa nila, it will not be accomplished. So nagpapagod lang sila. Tama po ba? Nagpapagod lang sila. Why? Kasi lahat sila, they are trying to pursue their self-interest. They are self-seeking. So hindi sila nakafocus kung ano yung agenda, kung ano yung objective, kung ano yung goal, kung ano yung mission. Ang mission nila, yung sarili nila. Ang mission nila, kung ano yung interest nila. So ano mangyayari? The whole purpose of your group or your scenario or your event or your organization, it will fall apart. Kaya nga po, importante, isuko natin yan. Ibalot nyo rin yan. Iregalo natin sa Panginoon. Huwag na natin po yan hayaan na manatili na pagdating pa ng year 2023, nandyan pa rin yan sa atin. At least, bawasan natin. At least, unti-unti, surrender natin yan. Yung self-seeking natin, yung always pursuit of self-interest. Sabi nga sa Psalm 119:36, incline your heart to your testimony and not to selfish gain. Tama po ba? Your testimony, yung testimony po natin, yung ating pong buhay, at hindi doon sa ating pansariling interest lamang. Kaya nga po, mga kapatid, lumalapit po ang ako sa bawat isa na siyasatin po natin yung ating mga puso. Siyasatin po natin ating mga sarili. Dalawang bagay pa lang to about the self. Pero as early as now, let us evaluate na yes, Lord, it should be a happy or something like a joyful time of the year. But then, what's the purpose if every now and then, hindi natin to maibigay sa Panginoon. Hindi natin to masurrender. And this is something like sabi ng Panginoon, ibigay mo na sa akin. Matagal ko nang hinihingi yan. But then, at the end of the day, every year and whatnot, you still have this. You're not trying to pursue. You're not trying to move forward. So mahihirapan tayo until such time, di ba? We are not able now to give up or surrender or to have this one offered sa ating Panginoon. Sa pa. Number 3, self-righteousness. So self-pride, self-seeking, then self-righteousness. Self-righteousness, yung feeling ano ka, entitled. Yan. Sikat to sa ano eh, sa Gen Z o sa mga millennials ngayon na feeling entitled na we are always above. Okay naman yung ganung feeling, pero yung ipamukha mo, iparamdam mo sa kapwa mo, parang hindi yata ganun na yung ways ng Panginoon. Tama po ba? Na nagmamaliit ka na ng tao, you are belittling others na because of what you know, what you have, and they do not have, something like that. It's not proper na mga kapatid. Diba? Sabi nga, ang totoong mayaman, yan, ang totoong mayaman, makikita mo yan hindi sa kanyang suot, sa kanyang damit, sa kanyang, it's how yung kanyang breathing, pag-uugali. Yan. So sa atin, we are Christians. We are sons and daughter of God. We are
victorious, we are triumphant. Alam na natin yan, di ba? We are healed, we are overcomer. At the end of the day, how we act, paano natin yan pinoportray, paano natin yan minamanifest as a Christian sa labas, sa harap ng mga tao, sa mga normal na tao, or dun sa mga kapwa natin, sa mga katrabaho, sa mga Christian, co-Christian natin, mga, paano natin yung pinoportray yung mga yan, yung mga bagay na alam mo? Di ba? Because ang mahirap niyan, nagkakaroon tayo ng unconsciously, nagkakaroon tayo ng self-righteousness na we are so entitled. We are so over the others. At alam mo yun, kaya natin or parang minamalit natin yung iba. Na kahit anong gawin nilang effort, kahit na anong gawin nilang what, sacrifices, you still see them as under, parang under mo sila. Because alam mo kung ano yung meron ka. We know very well that Christ, nung siya ay bumaba dito sa lupa, lahat ng kaalaman, karunungan, kapangyarihan nasa kanya. But we know the story. He became a servant. He served yung mga tao. He served even the disciple, di ba? Talagang servant leader. And tayo, narinig lang natin, nalaman lang natin. Yung iba nga, wala pang personal encounter, pero ay habang na, di ba? Sobrang entitled na. Ba't ganun? Di ba? Saan ang gagaling yun? Hindi dapat ganun, mga kapatid. And this is something that we need to surrender and offer to God. This self-righteousness, that feeling sobrang... Kaya nga dito sa Proverbs 15:9, the way of the wicked is an abomination to the Lord, but He loves him who pursue righteousness. Righteousness of God, mga kapatid, hindi self-righteousness. We need to pursue righteousness of God. Yung righteousness of God. Dahil yun ang karapat-dapat. Self-righteousness, mga kapatid, naku po. Napakahirap niya dalhin. You are, have that kind of feeling that you are really above everyone else. Di ka na makorek. Di ka na mautusan. Di ka na makorek. Diba? Hirap. Kaya nga mga kapatid, if we have this kind of character or traits, offer natin sa Panginoon. Offer natin. Paano po ba mawawala itong self-righteousness na ito? Masakop tayo sa Panginoon. Masakop tayo sa Diyos. Be humble. Be submissive. Upisa ka sa pinakababa. Yun ang pinakamaganda dyan. Sa kasa pinakamaba. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ano yung mga bagay na gusto mong pagawa sa akin? Ano yung mga bagay na nais mong ipagawa sa akin? Lord, sige Lord, gagawin ko. Regardless kung ano pa niyan. Hindi man yan nasa marangyang stage, nasa marangyang event, nasa marangyang venue, kahit na konti lang ang tao, isa lang ang tao, maraming tao, what not. Kung komportable man ako o hindi komportable, what not. Suko mo sa Panginoon. Then we will see and you will see na this self-righteousness natin ay hindi na self-righteousness, righteousness of God. Then we will grow na on the righteousness of God. Hindi na self-righteousness. Okay? Sabi pa sa Proverbs 16:2, all the ways of a man is pure in his own eyes, but the Lord weighs the thoughts of the hearts. Amen po ba? Kala natin, tama yung ginagawa natin sa mata natin, sa mata ng iba. Okay? Pero sa mata ng Diyos,
o sa paningin ng ating Diyos Ama, at tinitignan niya yung puso. Kamusta ang puso? Kaya nga, dadating tayo sa pang-apat, self-motive. Ano yung motibo? Yan. Yung minsan hindi mo alam na dadahaya ka na pala. Yan. Akala mo okay ka, pero iba pala yung motibo mo. Yan. Self-motive. There is always an underlying motives. Okay? Iba pa yung self-seeking. Kasi yon talaga, kitang-kita mo. Or talaga ikaw yon, alam mo, meron kang, alam mo yon, sinisik yung sarili mong interest. Pero yung minsan yung motive, minsan nandun yan sa pinakailalim ng puso mo eh. Minsan kahit ikaw, minsan hindi mo napapansin eh. Di ba? Minsan kahit ikaw, yun pala yung motibo ko. Di ba? And itong bagay na to, itong motibo na to, if hindi natin yan sinurrender sa Panginoon, hindi natin yan binigay sa Diyos, it can also destroy us. It can also destroy us. Naalala nyo, sabi sa James 4:3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will you give you pleasure. Litin ko. Even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Yun yung sabi sa James 4:3, mga kapatid. So yung motibo ng puso, yan. Dito siguro, mga kapatid, kailangan natin talagang maging seryoso sa harapan ng Panginoon. Because this self-motive is really something lies beneath in the inner part of our heart. Minsan talaga, madalas, pag nandun tayo sa sitwasyon, hindi natin alam. Yun pala yung motibo natin. Hindi natin alam. Kaya nga, napaka-importante when we are doing something for God, His work, enforcing His kingdom, we have to be in a way na handa po tayo. We are prepared na sinaliksik natin, hinayaan natin, na sinaliksikin ng Diyos, yung ating puso, ano pa, na tanungin natin, Lord, ano po ba motibo ko dito? Because only God can answer us and give us the straight answer what is our motive is. Hindi tayo. Sabi ko nga sa inyo, even us, nadadaya tayo dito, yung motibo natin. In Philippians chapter 4:8, and now dear brothers and sister, one final thing, fix your thought on what is true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Ito yung bagay na pwede natin gawin at pwede natin din ihanda in every time that we are enforcing the kingdom of God, going to mission, sumusunod doon sa pinapagawa ng Panginoon, na ito yung ilagay natin din sa ating mga kaisipan. Yung mga bagay na sabi nga kaisipan panlangit. Upang sa ganun na ma-expose din talaga kung ano po yung motibo ng puso natin. Di ba? Kung ano yung iniisip natin, punin natin ng mga bagay na makalangit, mga kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa ganun makita at lumabas din kung ano po yung motibo ng puso natin. I-challenge natin. Yan, maganda po yan. I-challenge natin yung ating sarili na ano ba yung motibo natin pag ginagawa natin. Pag merong event, may gawain, meron kang gagawin para sa Diyos, para sa tao,
tanong natin, ano yung motibo natin, di ba? Nung minsan na connect ulit ako dun sa kaibigan kong guro, matagal na po yun, nakwento ko na po yun marahil sa inyo or kung hindi pa, meron po kasing guro sa May Kalayaan High School. Kabatchmate ko po siya. At ang napakaganda po sa kanya kasi, tinutulungan po niya mga estudyante niya na mga indigent. Ibig sabihin, wala pong ganun kakayahan na makapag-aral, pero tinutulungan niya in a way, paunti-unti. Kung dati po, nung pandemic, alam naman po natin na walang klase, so lahat ng estudyante ay naka-online. So, at that time, tinutulungan niya na pang-load yung mga estudyante. So, doon ko siya na-meet or parang doon kami nagkaroon ng communication kasi nilalapit niya yung mga bata. Hindi para sa kanya. Yung mga bata, nilalapit niya. Pwede mag-sponsor po ba kayo ng isang bata? 50 pesos per day, mga ganon. Pan-load lang para lang makapasok yung bata. Sabi ko, napaganda naman ng gawain mo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto ko mag-partner sa'yo. Yan. Gusto ko sa'yo, collaborate sa'yo. At that time, sabi ko, magkano ba yung budget para dyan? So, tinanong ko, nung pinumpute namin, sabi ko, medyo malaki pala. At that time, yung finances, hindi pa ganun ka-stable at hindi pa ganun kalaki. So, sabi ko, sige, pag-usapan ulit namin. So, at that time, na-expose din yung motive ng heart ko. Kasi ang heart ko nun, gusto ko, dumami ulit yung mga kabataan eh. Dumami ulit yung mga youth sa pamamagitan nun. But then at that time, sabi ko nga, Lord, ayokong gawin ito sa maling motibo. Gusto ko, Lord, kung ano yung paraanan mo at kung ano yung nararapat. So Lord, sige Lord, I will wait. So nahiya ako doon sa kausap ko kasi we didn't agree kasi meron siyang hinihing amount doon, wala pa, walang dumating. So sabi ko, sige Lord, ipapark ko muna yan. Then after ilang months o ilang years, I believe that is, last year, nagkaroon only this year, kasi isang taon kami hindi nagka-contact ulit kami this time around. So this time around, yun nga, I explained to her what happened. Sabi ko, pasensya na, kasi ito yung nangyari, nagkaroon ng reorganizing at lahat din kami tinama ng Panginoon, sabi ko sa kanya. And amazingly, sabi niya, okay lang yun, walang problema. Kasi ako naman ay lumalapit lang sa tao. Merong hindi at merong mag-oo. Sabi niya, I don't take it against dun sa mga hindi nagsasabi o hindi nag-ano. Sabi niya, ikaw nga, you express your interest. Sabi niya ganun. Yung iba nga talagang walang reply. But nevertheless, sabi ko sa kanya, I still wanted to help, sabi ko sa kanya. At ano ba yung pwede namin at gawin? At pwede tayo magsimula sa maliit, sabi ko sa kanya. Let us start tayo muna. Simula tayo sa maliit. So, sabi niya, sige, gusto ko yan. Nung time na yon, meron silang project. At time nag-collab kami. At naging successful, sabi ko. Talaga Lord no yung ating motibo, yung self motive, kasi kung mali yung motibo mo, definitely it will not prosper or mapapahamak ka pa, magkakaroon pa ng hindi magandang resulta. But when everything is aligned and your motive is correct and lie, nag-a-align siya doon sa layunin ng Diyos, then the results, yung bunga nito, it will be glorious, it will be prosperous, and all the more ang maitataas ang Diyos lamang. Sabi ko, Lord, thank you. Because dapat ganun naman po talaga. Our motive, our intention, our interest should be only for God alone. Diba? Hayaan na natin ang Diyos ang maging concern niya kung ano yung gusto natin, nais natin, o yung mga bagay na hinihiling natin. Siya yung bahala magtupad. Siya na yung bahala. Ang tayo, mag-focus tayo kung ano yung dapat at nararapat sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba?
Mahirap. Kaya nga sabi ko, self-motive, kailangan natin yan i-surrender sa Panginoon. Lalo na kung hindi pa natin ito na i-encounter o nalalaman, ibig sabihin, hindi pa tayo binibigyan ng understanding ng Diyos na meron tayong ganito. Kapatid, I believe, starting today, hilingin mo na sa Diyos. Hingin mo na, Lord, bigyan mo ng kaliwanagan ng aking puso at ang aking mga mata. Kung hindi ko to alam at hindi ko to nakikita, Lord, ipaunawa mo sa akin. Because I don't want to come to a point or to a moment or to a scenario na motibo ko na pala yung nilalakaran ko. Motibo ko na pala, yung gusto ko na pala, yung ginagawa ko. And we don't want that. Amen po ba? And of course, above everything else, number five, yung panlima, selfishness. Magiging makasarili. All about ourselves. Kanina, self-pride, self-seeking, self-righteousness, self-motive, at yung ating pong panghuli, selfishness. Yung pagiging makasarili, madamot. Sakit, no? Pag nababanggit natin yung word na madamot, tapos matatama sa iyo, tatamaan ka, parang sakit, madamot. Think about it. Does God really, alam mo yun, nagdamot ba ang Diyos sa atin? Try to analyze. The year is about to end, mga kapatid. 2023 na. And we experience the ups and downs. The scenario of 2022. Some are, may mga highlight, may mga lowlights, may mga bagay na dumaan lang or whatnot. Pero lahat ng yung tignan mo in a quick, sabi nga, panorama. Na quick panorama view. Tignan mo at pagmasdan mo at i-analyze mo, kapatid, nagdamot ba ang Diyos sa'yo? Sipin mo lang. Nagdamot ba ang Diyos sa atin? Nag-withhold ba siya ng pagpapala sa atin? Yun talagang intended na for you. Yes, we know that God withhold something to us. Pero may reason, may purpose. Diba? Pero yung nakalaan na talaga sa'yo, i-withhold ba talaga niya sa'yo? Nagdadamot ba ang Diyos? I cannot answer for everyone, but sa akin, never. Never nagdamot ang Diyos. And I believe wala sa character ng Diyos yun na magdadamot siya sa kanyang anak, na magdadamot siya sa kanyang lingkod, na magdadamot siya sa kanyang tinawag. Because God is a God who bless and He enjoy blessing, prospering His people. Kaya nga itong panlima, selfishness, dapat mga kapatid, Kristiyano ka, dapat hindi ka madamot. Dapat wala ka nito. Because ang tatay mo, hindi madamot. Kung ang tatay mo, ang Diyos. Pero kung madamot ka, kapatid, I sorry to say, ang baka ampon ka. Hindi, ang tatay ko ay hindi mo tatay. Yung Diyos na sinasamba ko, hindi mo Diyos. Kasi, ba't meron ka nito? Yes, meron tayong moment na mahihirapan tayong, alam mo yun, ibigay o surrender. Pero yung willingness, mga kapatid, yun yung bagay na gusto kong ibigay at ipaliwanag sa inyo. Yung willingness, meron po ba? Kasi kung may willingness ka at nahihirapan ka, good job yan, kapatid. Kasi may willingness ka na eh. Pero kung kahit willingness wala, naku po, ang hirap nun. Kapatid, kailangan natin sandamukal na prayer yan. At lumuhod sa Panginoon. Kaya nga ngayong Pasko, it's about giving. Naalala nyo? It's about giving because the very story that we know that Christ went down and gave His life to us. At kung anong ginawa ng anak, yun din ang ginawa ng ama. Ibig sabihin, yung character ng anak, yun din ang ating ama. And we call
him Father. We call him our Dad, our Father. Diba? So meaning to say, yung character na yun, dapat meron din tayo. Yun dapat yung character natin. So dapat this selfishness, wala na. Yung pagiging madamot, yung kadamutan. Because we know when we know, hindi tayo pinagdamutan ng ating Ama. Hindi at kailan man niya gagawin na ipagdamot mga bagay na para sa atin. Dahil mabuti siyang Ama. He is a good Father. And He is a faithful Father. Ano man ang pangako niya, sabi niya, mangyayari at tutuparin niya. Because he never go back to his word. That is the kind of Father he is. Kaya nga, mga kapatid, we know this is the day Christ was born. Let us give this selfishness. Balik na natin, balot natin. Binalot mo pa, no? Sige, regalo na natin sa kanya. Para wala na yan. Mapalitan niya nang sabi sa Romans 6:4, we were buried in baptism and as Christ was buried in death, as Christ was raised from the dead by the great power of God, so we will have new life also. For if a man or if man belongs to Christ, he is a new person. The old life is gone. New life has begun. 2 Corinthians 5:17. Mga kapatid, let us enjoy this day. Yes, be joyful. Celebrate niyo itong Pasko to. Walang question po doon, mga kapatid. Pero have that kind of realization that as a Christian, as a believer, as a follower, as a disciple, you call yourself disciple, surrender natin itong mga to. Suko natin to. Hindi natin to kailangan. Ibigay natin yan sa Diyos. Sabi doon, I will not give something to God that cost me nothing, sabi ni David. Masakit, masakit isuko, ano, itong mga to. Di ko alam ba't masakit. Kasi kung titignan mo, wala naman tong halaga at wala naman tong maitutulong sa ating pong kaligtasan at sa ating buhay. Diba? Titignan mo. Self-pride, self-seeking, self-righteousness, self-motive, selfishness. Ano matutulong yan sa buhay mo? Diba? Kahit normal na tao ka, kahit hindi ka naglilingkod sa Diyos, itong mga to, ikakayaman mo ba yan? Oo, sige, sabihin natin ikakayaman mo yan. Pero at the end of the day, matutulog ka ba mahimbing? Matutulog ka ba na komportable ka sa kama mo? Tayong pangkaaway. Tayong paninira sa'yo. Why? Because you are operating ito sa sarili mo. Kaya nga mga kapatid, sa ating pong pagninilay, sa ating pong paikipag-isa po ngayong araw na to, sa ating pong paghahandog, at sa pag-celebrate ng araw na to, i-offer natin to muli, mga kapatid. I know, maybe nasimulan nyo na yan way back before or what not, pero buhay eh, di ba? Sabi, buhay, banal at kalugod-lugod. So yung buhay natin, as we grow, as we mature, di ba? Talagang constant surrendering po yan. Araw-araw na pagsuko eh. Wala pong makakasigurado at makakasabihin natin na sure na nawala ka na ito. Kasi meron eh. Meron. Nandito pa tayo eh. Meron at lalabas pa yan. Unti-unti. Ang mahirap po kasi kung hindi pa natin nasisimulan at hindi tayo aware na meron tayong ganito, doon tayo magkakaroon ng problema, kapatid. Pero kung ikaw, nagagawa mo na to, sinisimulan mo na to, then I believe constantly gawin pa natin, kapatid, until such time we attain on such level na, Lord, automatic at madali na sa'yo. Pag sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng Diyos, pag sinabi ni Kristo, susunod na lang po tayo. Amen po ba?
And with that, mga kapatid, I pray and I declare that this day and the day na haharapin natin sa 2023, it will be a brand new day. Kung paano po tayo binago ng Diyos sa ating puso, sa ating pong spirito, sa ating pong kaluluwa, yung ating pong buhay ay mababago rin. Yung ating pong buhay na pisikal, anak buhay, estado ng buhay, perspektibo sa buhay, lahat po yun ay mababago din. Dahil alam po natin na kung ano po ang buhay po natin sa paningin ng ating Panginoon, yun po yung totoong buhay na meron po tayo. Amen po ba? And with that, maraming salamat po sa pagsama po sa atin, sa akin po, sa araw na to. At hayaan niyo po na ipanalangin ko po yung bawat isa. At po tayo po ay manatili po sa ating pong pagsamba sa Diyos na ihalay natin muli ang ating buhay sa Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong ngalan, nakilain ka. Ikaw ang tunay at tapat na Panginoon. Hallelujah. Ama na sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat po sa natapos na gawain, sa iyo pong mensahe. Ama, dulutan mo at turuan mo yung aming mga puso, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, ay masunod namin. Lahat ng ito, Panginoon, ay matupad namin. Kami man, Panginoon, ay mahirapan, pero Lord, batid mo yung aming puso, Panginoon, yung kagustuhan na sumunod at magpatuloy po sa iyo. Lord, sa panahon na ito, Panginoon, na lahat po ay busy, lahat po, Panginoon, ay may kanya-kanyang agenda. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang aming pamilya, Panginoon, yung aming po mga mahal sa buhay at yung sampu po pa ng aming mga kasamahan, Panginoon, ay maunawaan at maranasan nila at magkaroon po sila, Panginoon, ng realization kung ano ang tunay at dapat na i-celebrate po this time of the year, Panginoon. Ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong sakripisyo, at Panginoon, ang iyong pong layunin at ang iyong pong purpose, Panginoon, kung bakit po kayo isinilang sa mundong ito, Panginoon, na upang sa ganon, ma-establish, Panginoon, ng iyong kaharian, Panginoon, ma-establish, Panginoon, ng iyong kaluluwaan, at matutunan, Panginoon, ang iyong gawa at ang iyong po, Panginoon, mga salita, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso. At Ama, salamat po sa lahat, Panginoon, ng aming pong natanggap sa buong taon, Panginoon, ng 2022. Kami po'y naniniwala, Panginoon, na patuloy at patuloy, Panginoon, ang iyong pong paggabay at pagkilos sa buhay ng bawat isa, sa bawat naniniwala, nananampalataya, Panginoon, ang pag-iingat, Panginoon, at proteksyon, Panginoon, ay nariyan dahil alam namin, Panginoon, kung nasaan ka, nandoon ang pag-ibig, proteksyon, kapayapaan, Panginoon, at even Lord, ang kapahingahan at anuman, Panginoon, gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi, Panginoon, makakapasok, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ng sandigan, ikaw ang Diyos, Panginoon, ng katatagan, at ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, Ama, salamat, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang tunay at tapat na Diyos. Muli, ang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at kami po, Panginoon, ay naniniwala, Panginoon, na ikaw ang tunay at tapat na Diyos, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po. Muli, sa iyo po ang mataas na kapurihan, dinadakila ka po namin at sinasamba. Papuri po sa iyo, Ama, papuri po sa iyo, Diyos. Lahat ng ito ay pinapanalangin po namin sa dakila at patamis na pangalan ng si Kristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Tinatama at tayo po pinukuli po. Maligayang Pasko po sa bawat isa. At kita-kita po tayo muli sa next Sunday at enjoy po natin po itong araw na to with the love at pag-ibig po sa puso at sa buhay ng bawat isa. Mula po sa CRCMI, Kamarin, sa Caloocan po, maraming salamat po at Merry Christmas po sa bawat isa. God bless po mga kapatid.